Ngayon, ililipat na namin. Magtatanim na kami ngayon. Bilis niyang lumaki, no, guys? Yan. Saka yung sinabi ko minsan na may heater yan sa loob. Ito yung heater niya. Yan yung heater niya. Yan ang heater niya. Nagpapainit sa loob. Ganyan na lang siya. Bold ang kanyang heater. Kaya pinapakuha, pinabalik ako dito ng biyanan ko para kumuha pa ng... itatanim dahil kinulang nga kami. Dami pinapakuha. At ang aking kariton ay nakahanda na. Yan. Hindi din kami kumukuha ng mga ibang trabaho kasi kaya pa naman. Yung biyanan ko nasa 87 years old na. Lakas pa niya, no? Kasi pag may alam siya na ang pagkain nito ay maganda sa health, naku, yung tenga niya humahaba. yung pandinig niya humahaba yan, at kahit na hindi masarap yan, kakainin niya yan. Oh, see? Kahit nasa pinakadulot, gusto ko pang taniman eh.
Kung makikita naman ninyo, yung inaangat kong plastic dyan, yan ang gagamitin pantakip na para maging tunnel kutsu siya. At yan din ay tatanggalin pag mainit na. Malamig-lamig pa kasi, hindi pa kaya ng sili na mabuhay, kaya nilalagyan muna namin ng takip yan. So nakikita ninyo guys, mano-mano ang pagtatanim namin. Kasi kailangan talaga ng mano-mano dahil nga kabundukan ito para makapa yung ilalim ng lupa kung may bato o wala. Kailangan kasing tanggalin yung bato para siguradong buhay yung sili na itatanim natin. Dito namin ibabaon yun. Lagyan siya ng gamot. Mamaya pantlig natin dun sa sili para hindi siya mamatay. Wait, kumusun yag-yago siya? Piyong anan. Eh? Piyong anan ako. Piyong anan ako. Ah, para hindi siya mamatay, para hindi raw magkasakit yung sili. Kasi baby pa, kaya kailangan niya ng gamot ba yun? Yan, at saka yan ang gagamitin nating idilig. Eh? Mami, pinanika, tal, chago isoyo. Ayan, gawa na yung tunnel ng aming silihan. Tatanggalan namin yan pag medyo mainit na. Ngayon kasi malamig-lamig pa. Kaya kailangan namin lagyan para mainit siya. Tapos ito, tatakpan namin. Tatakpan nila yan. Siya lang ako ipaalis na. Ayan, sa loob. At ako iaalis na. Nilalagyan din yan ng gamot para sa anti-fungus, para hindi